Uy, live na tayo ulit. Live na live ang Kuya Rod Mema Talks. Teka lang ha. Siyempre, gaya ng ginagawa ko tayo, sineshare ko yung aking link. Kasi alam mo namang para akong tanga rito, ako lang ang nagsasalita, di ba? ilan lang ang nakakakita. Siyempre, kailangan mas marami makakita ng ating live stream. At mamaya abangan po ninyo ang ating mga meron po tayong guest na resource speaker dito. Ito po ay napakagaling kong estudyante pagdating sa hindi lang sa akad, no? Napakagaling niya pagdating sa pop culture, no? Sa kultura popular. Kaya mamaya, standby na kayo dyan. Panoorin po ninyo. So, ang gawin natin ay, share ko muna yung aking video. Teka lang, ha? Napi ko lang, ha? Nire-refresh ko lang, mga kamimatics. Ayan, nire-refresh ko lang, okay? Siyempre, bago tayo pumunta dyan, pakita mo natin. At meron tayong bago rito na feature dito sa StreamYard. Alam ko, nabasa ko to last year na magkakaroon ng yung pwede ka na mag-upload ng video clips mo, no? So, tinutuo nila. So, kahit sa free account, ay pwede kang makapag-upload at may play mo ng on the spot, okay? So, syempre, ipalabas muna natin to. Syempre, huwag natin kalilimutan ng ating introduction. Ayan, mga ka-mematics, ayan, na-share ko na sa aking account yung ating link sa ating video today or tonight. Siguro today, no? Depende kung nasaan ka man ngayon, diba? Kung nasaan ka man lupalop ng mundo ngayon o saan man lupalop ng bahagi ng Pilipinas siya naroon ngayon, ay sana ay nanonood siya. Okay, sana hindi lang kayo sa replay manood, hindi sa live kasi iba syempre siya pagka sa live kasi pwede ka magpadala ng comment. So, sa mga gusto magpadala ng comments dyan, huwag po kayong magko-comment doon sa mismong account ko. Kundi pumunta kayo doon sa Kuya Rod Mema Talks fanpage, sa Facebook fanpage, at doon kayo mag-comment doon sa mismong na nagpe-play yung video, no? Ilagay ninyo yung inyong komentaryo doon at ipadala yung inyong katanungan, suggestion, komento, gusto lang ninyong bumate, magpa-shadow dyan, huwag po ninyong kalimutan ilagay doon, okay? So, teka, baka makakalimutan ko, i-share ko lang po doon sa aking pinangakuan na tao, no? I-share ko lang sa kanya kasi baka mangyari ay makalimutan ko, malaki ang utang na loob doon sa tao yun. Guys, standby lang kayo, huwag kayo maglala. Ang ating pong topic for tonight ay tungkol po sa usapang Voltes 5 Legacy. Ito po yung ipapalabas sa GMA Channel 7, okay? Teka, i-share ko lang po mga kamematics. Baka makalimutan ko eh, nakakahiya. Okay. Ayan. I-share ko lang kay Ma'am Suzette Doctolero yung ating link. Okay? Okay? I-share ko lang po mga kamematics, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwanan dyan. Kasi meron po tayong panahuin dito. I-share ko lang doon sa aking kaibigan na bago sa Facebook. Okay? Ayan. Teka lang po mga kamematics. Sineshare ko lang po. Ayan. Para hindi tayo kahiyahiya at tatayin na nga po at baka sabihin na hindi tayo marunong tumupad sa ating ipinangako dyan. Okay. Sa mga lahat ng gusto magpa-shoutout dyan, huwag po kayo mahiya. Okay. Ngayon naman sa mga kauna-una po pagkakataon na nanood nitong ating programa, ang ating live stream, kayo po ay hindi po nagkakamali, hindi po sira ang inyong cellphone, hindi po sira ang inyong gadget. Tama po, umaandar po yun ng matino. Nagkataon lang kung hindi po matino nakikita yung pagmumukha sa oras na ito. Ako po si Kuya Rod Miranda, guru po sa Senior High School, na sa Binyang Integrated National High School dito po sa Binyang City, Laguna. At kayo po ay nanonood sa Kuya Rod Mema Talks. Kuya Rod Mema Talks Live. Parang nagduda pa ako sa sasabihin ko, no? Okay, sige. Ipe-play ko lang po muna itong ating yung ating isang
dito, video, no? Ito po ay video na hindi ko po na ipagpaalam sa may-ari, pero hindi naman po siguro niya ikagagal kung ipe-play ko to, no? Hinahanap ko po yung kanyang account sa Facebook, pero hindi ko po mahanap. So, I'm very sorry, pero ang ganda-ganda po ng kanyang cover, no? Ng introduction ng Voltus 5. Ipapakita ko po sa inyo today, okay? Papakita ko po sa inyo, ito na po. Ayan, yan po si Sir Red Villanueva, isang pong napakahusay na musikero. Ayan, hindi lang po ako nabigyan ng pagkakataon ng makausap itong napakahusay na tao nito. Sana magkaroon ako ng chance kasi magpapasalamat po talaga ako sa kanya. Kasi ginamit ko po yung kanyang video para i-present po ninyo. So, ang may tutulong ko po sa kanya ay mag-subscribe po kayo sa kanyang channel na Red Villanueva. Huwag po ninyo kalilimutan. Punta po ninyo, ang gaganda po ng kanyang mga videos doon. Okay, maraming salamat mga kamimatik sa inyong paghihintay kasi eto na po, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating panauhin sa gabing ito. Ito po ay isang special edition ng Kuya Rod Mema Talks. Sabi ko nga doon sa aking poster na ginawa ko lang kanina ng alas 7 kasi binagbanggit sa akin kanina. Sabi ni nung isang tutugtog para sa atin, no? Sir, baka naman meron ka dyan link, no? At saka poster, baka pwede natin magamit, no? Na para ma-promote natin yung inyong ano, program. No? Sabi ko, oh, ano, makagawa nga ulit. Kasi tagal-tagal ko nang hindi gumagawa ng poster. Okay, anyway, mga kamimatics, ito na po. Ipapakilala ko na po sa inyo ang ating resource speaker, no? Ito pa yung aking estudyante, no? Sa Binyang Integrated National High School. Siya po ay isang 19 years old, no? At siya ay nasa grade 12 yung sa aking ano, paaralan at tinuturuan. Estudyante ko rin po siya ng grade 11. Siya po ay nagtapos ng elementarya sa pagkakaisa elementary school sa Binyang City at sa Jacobo Sarago Gonzalez Memorial National High School sa kanyang junior high school. Siya po ay pagdating sa pop culture ay fascinated po siya kasi mula pa nung siya ay nasa elementarya. At napakahilig po niyang magkolekta ng mga comics, no? Comics. Yung comics na yung Made in America, no? Kasi kaya nga nung nag-uusap kami, nagugulat ako, marami siyang alam sa DC, marami siyang alam sa Marvel, no? At hindi lang yun, marami siyang alam pagdating sa pop culture, hindi lang sa mga usapang comics, no? Kaya nga minsan sabi ko,
Akala ko wala akong matatagpuan na ganitong klase ng estudyante. Yung pala ay hindi pala ako kailangan lumayo. Sabi niya rito sa kanyang profile ay gustong-gusto rin niyang manood ng mga movies, TV series, even books, especially novels. Tapos sabi niya, forte daw talaga niya ay comics. Tapos meron siyang sobrang hilig sa comics, kaya nga hindi lang siya nagbabasa, no? Inaalam ang istorya, pati po yung mga detalye talagang pinagkakaalam lang, hinuhukay niya. Kumbaga, mula doon sa comics, tumitingin siya sa ibang material, lahat ng resources, references, para matukoy niya exactly kung ano yung hinahanap niya na mga sagot doon sa mga tanong after niya mabasa yung bawat istorya sa comics. So, gusto rin niyang manood at magbasa ng mga reviews and even yung mga theories, no? On everything that was happening in the pop culture until this very day. Okay? So, ito po ang aking estudyante, hinahangaan at akin pong ipinagmamalaki sa inyong lahat, sa aking mga estudyante at sa mga kapo-teachers ko. Ito po ay walang iba kundi si Ginoong Joshua Duran. Magandang gabi sa iyo, Joshua. Yan. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi din po, sir. Okay, magandang gabi sa iyo, Joshua. Magandang gabi sa mga nanonood yun. Okay, abati ko muna sa mga baka may gusto kong ano, baka may gusto ko i-shout out. Oh, yung ano diyan, yung mga kalikasan. Oh, nod kayo. Yan. Shout out kayo diyan. Wow, si Rodas. Si Rodas po. Ayan. Si Cholo, no? Si Cholo Take. Ayan. At saka yung mga nagpupuyat. Oh, nga, si Cholo. Cholo po. Tsaka ang dami napupuyat ngayon ng paggawa ng modules, di ba? So, yung mga napupuyat ang paggawa ng modules ngayon, ay sasubmit na. Garag, sir. Garag na garag, di ba? O yan, habang kayo ay gumagawa dyan at hindi na ninyo malaman kung anong isusulat ninyo at nauubusan na kayo ng isip, di ba? At gusto na ninyong manghiram ng isip sa iba, eh, makinig po kayo sa amin para kahit pa paano ma-refresh ang inyong mind. Okay, teka, magbabasa muna tayo, Joshua, ng ilang mga comments kasi baka magtampo yung ating mga tagatangkilik dito. Okay, basa muna tayo. Okay, sabi ni Carl Brian Ignacio, yay, nakaabot rin, no? Pasalamat ka, nakaabot ka. Okay, sabi sana nakaabot. Oh, sana all nakaabot. Sabi nung aking kaklase nung elementary na si Romeo Coloma Gallego Jr., pa-shoutout naman po dyan. Okay, shoutout kay sa aking kaibigan, si Romeo Gallego Jr. Okay, sabi ni Jomel Pado, ayan. Shoutout, Sir Roy, at puntahin niyo yung kanyang Kuya Joms na TikTok. Napakarami na po ng mga subscribers dyan. Napakahusay na bata nito. Ayan, shoutout kay Jomel Pado. Okay, sa kaklase mo, ayan o. Oh. Ay, hindi kaklase ko pala yan. Copy yun na pala. Mate, kinilabutan ako dyan. Memories, childhood. Okay, pare. Oh, man. Sino bang hindi makaka-rate sa Voltes 5, di ba? Alam mo yung kahit hindi ka fan, di ba, Joshua? Kahit hindi ka fan ng Voltes 5, eh. Pero, it means, many things. So, it brings back memories. Kasi kahit hindi mo siya naging paborito, every time na maririnig mo yan, maaalala mo ng bata ka pa. Di ba? Kasi generation yan, eh. Ilang dekada na yan nag-exist from 19, tama ba ako, 1978, no? 78 to 77. Okay. Diba? So 1978. Yes, 1978. Una yata siyang inilabas 1978, no, sa Japan. Tapos ganun din yata sa Pilipinas, no. Ayan, basa pa tayo. Jewel Jimenez. Rod, pa-shoutout mo. Oh, shoutout na nga kita dyan eh. O sige, ayan. Si Hajime, ayan, shoutout, makakalikasan. Shoutout sa lahat ng makakalikasan. Ayan, Haji. Ayan, binagkit na kita. Mga batang gymsat, paramdam. Okay, ito kasi, Joshua, di ba, taga-gymnast ka. Kami naman, gymsat, kami yung original. Inabot pa namin yun. Oo, okay, gymnast okay. Kami. Sige, punta na tayo doon sa ating mismong paksa, no? Kaya ikaw yung aking inimpitan kasi gusto kong matulungan natin yung ating mga kababayan, mga kapwa-fans ng Voltes 5, no? Kasi merong ilalabas ang Channel 7 na tinatawag na Voltes 5 Legacy. Ayan, teka, share natin to sa screen para meron naman sila nakikita. Teka lang, share ko lang sa screen ha. Para may nakikita sila. Kasi ang hirap ng tayo-tayo lang yung nakikita na ng pagmumuka. Lalo na pagmumuka ko eh. Umay na umay sila sigurado.
Okay. Share ko lang to para hindi kayo umay-umay at para baka gusto na ninyo itapon ng gadget ninyo kasi pag mumukha ko lang ang nakikita nyo. Okay, dito tayo pumunta. Ayan, nakikita na ba ninyo? Ayan, sana nakikita nyo yan. Okay, putera tayo dito. Ayan, okay. Ayan, naglagay tayo ng ganyang poster para meron naman silang iba nakikita ng ano, itsura. Okay, punta na tayo dito. Kasi di ba maglalabas ang ano, sa Monday nga, i-reveal na unti-unti, no, simula sa Monday, kung sino-sino yung mga cast, kung sino-sino yung mga artista na gaganap sa bawat character, no, sa Voltes 5 Legacy, di ba? So, ikaw ano, Joshua, nung unang pagkakataon na nakita mo yung nabalitaan mo, no, na magkakaroon ng Voltes 5 Legacy at ipoproduce ito, gagawin mismo ng Channel 7, tapos nung napanood mo na yung trailer last year, ano yung ano, mga thoughts mo? Ano yung naisip mo? Ano yung reaction mo? Sir, sa unang-una kasi, sir, parang ano, hindi pa talaga ako fully aware na magkakaroon ng remake yung series. Tapos sir, nung later days, tapos nakikita ko pinag-uusapan na, and then na-curious ako, tapos yun, parang for the first time, parang medyo nagulat ako kasi sir. Sir, pag gagawin mo yun, parang ang laki kasing risk with that kind of series, tapos i-remake. Tapos parang ang magbibigay siya ng maraming expectations or magbibigay siya ng maraming expectations sa tao. Siyempre sir, parang ang tagal-tagal na nun eh. Yung mga, lalo na yung mga avid fans pa nung ano nung series. Parang sasabihin nila, "Oh, nakakagulat 'yon." Parang miski nga ako sir nagulat na gagawin nila 'yon. Although medyo risky nga yung gagawin nila. Pero napawaw din ako kasi sir. Ang yung unang-una sir nung nakita ko yung pinaka robot ni Voltes 5, parang sir, ay, okay. Sige. It looks promising for me. Oh, and then promising kasi ayun. Ano, di ba natatandaan mo, no, last year pinakita. No, tapos di pagpasok ng January, nilabas nila yung second teaser, napansin mo nag-improve yung itsura ni Voltes 5. Aba. Yung ano sir, parang kung parang kasi yung ano, yung sa 2020, parang more on yung tingin ko sa kanya parang screen test lang eh. Tapos yung parang, and then parang ano lang sir, parang yung parang ano lang screen test nung pinaka teaser. Tapos nung pagpatak ng 2021, tapos parang naging more dense siya and then more ano sir, more firm yung figures and then ayun sir, naganda naman ako sir. Parang medyo na-excite din naman ako. So ako naman ano, personally nung nakita ko talaga siya, sabi ko buti naman. Buti naman kasi may nakaisip na i-remake 'to. Kasi very ano 'to eh, well loved to sa Pilipinas yung itong ano, itong Voltes 5. Ang dami kasing nakaka-miss dito. Kaya, 'di ba, kaming mga fans talaga, diehard fans ng Voltes 5. Nagkakasya na lang kami sa ngayon ng ano eh, ng panonood sa YouTube. Minsan pinalabas na rin yung dato sa iFlix. Ulit-ulit na nga lang eh, no? Na sana, nag-dream din kami na baka gawin to ng, ano, sana gawin to sa live action. Parang yung, ano, yung kung paano kami nangangarap nung araw ng X-Men cartoon series ay gawin sa live action. At natupad nga to nung year 2000. Remember that? Di ba? Napakasikat nung, ano, nung X-Men. Pinakasikat nga po yun. Kaso, sir, yung ano, sir, yung first two. Kaso sir, yung ano kasi, parang yung una, pangalawa, okay naman po. Tapos din yung pangatlo, don't know. Ayan. So pag-uusapan natin yan. Kasi parang, di ba parang sobrang taas ng expectation. Yan, sample na nga yung X-Men. Tapos nung pagdating ng pangatlo, parang nagkaroon yata ng ano, hindi na yung ganun kaganda yung napanood natin. No? So, ano kaya yung ano, yung, kasi dito, ang problema natin, Joshua, na problema rin palagay ko ng GMA 7 no? Sa pangunguna ng director nito na si Mark Reyes at saka ng head writer nito na si Ma'am Suzette Doctolero, eh kung paano masusustain yung ano, popularity niya at saka interest ng mga tao sa Voltes 5. Kasi ang problema, yung ikukumpara siya dun sa cartoon series.
Ano ang basa mo dito sa sitwasyon na to? Sir, parang for me, kung based sa i-compare dun sa original material, parang ang hirap i-retain yung pagiging consistent kapag gagawa ka ng remake. For example, sir, ganito, sir. Diba, narinig nyo naman po na magkakaroon ng series yung Lord of the Rings. Oh, yes, which is one of the best trilogies in the past decades. Oh, so, lalo na. Kung gagawin mong series, yung dati ng source material, edi parang medyo mahihirapan i-uplip yung hype ng mga fans. Lalo na yung mga nagustuhan din. And then yung fans ng movies tsaka ng books, syempre. So for me, parang, yun nga sir, yung sinabi ko kanina, medyo risky and ambitious yung word na comparison dun sa original series. Pero, tignan pa rin natin, sir. Hindi naman pagaan. So sa tingin mo ba, makakatulong yung kung magiging faithful na lang, gawin na lang taktika, maging faithful na lang sa yung bawat episode ng original na series para safe o hindi advisable? Sir, kung ang remake, ang sistema ng remakes din minsan is may kinukuha lang sila ng konti or yung mga basic values lang nung source material and then i-roll over nila yon into new content. So for me, sir, para sa akin, parang kapag inulit mo kasi yung classical ng flow ng series, tapos mali mo, sir, in the near future, halos half of the year lang na attain yung consistency and then the rest, failing state na. Parang magagasgasan yung source material noon ng ngayon. Ang in-advise ko, they should more focused in a one story arc. Tapos and then, tsaka sila magpatuloy-tuloy. Hindi kasi pwedeng gawin na parang like dati. Kailangan kasi. Siyempre sir, nagbabago din yung panahon. And then, although remake siya, syempre naghahanap din ang tao ng bago. Parang ang sinasabi mo, you're suggesting na parang napag-usapan natin kanina early today, no? Na instead of parang sige, episode bawat linggo may isang episode, no? Tapos parang sa bandang dulo matatapos yung buong series. Hindi ganoon. Kundi parang yung sistema sa Amerika ng paggawa na lang ng TV shows, parang may season. Pwede naman, sir. Kasi sir, mas for me lang, sir. Mas effective din sa akin. Kasi mas na hindi siya vulgar. Parang ang sa Western kasing style ng TV series ngayon, parang binibuild up nila yung tension kada story arc and then papahula ka na lang next season. Ano mangyayari next season? So for me, parang kailangan din nating adapt yung ganun para ma-lift up din yung hype. Para masabi nila, sige, okay, invested na ako dito. Hindi lang parang hindi mo lang siya gagawin for the sake of the fans. Siyempre, as a artist, parang gusto mo rin magpakilala ng new age nung source material na ginamit mo. Then siyempre para magbigay din ng bagong tone sa mga future generation fans na sabi, may ganito palang take noon ng gantong nung source material. Parang pwede pa natin may kwento. Alam mo ba, ang ganda-ganda nung ganon. Yung ganon ba, sir? Yung parang ganon bang perspective in the near future once na naging successful nga yung remake nung source material na gagamitin. Ayun, sir. So parang sinasabi, implied dyan sa sinasabi mo, no? Na parang hindi mo siya purely yung kokopihin lang yung source material, yung parang gumawa ka lang ng live action edition ng bawat episode ng Fortress 5. Para ang maging dating,
maka-adapt siya dun sa ano dun sa mood ng panahon natin ngayon, yung parang ito yung klase ng palabas ngayon sa panahon natin na mas na-appreciate ng kabataan, and at the same time mas maiintindihan nila yung ano yung values na itinuturo ng Voltes 5. Po, sir. Kasi for example, sir, alam niyo po ba yung Archie? Archie's Home, 1960s pa yun. Eh. Aba, di ba? Inadapt siya ng Netflix as a series. Pero hindi nila ginaya yung ano, yung comical version ng Archie. Bagkos ginawa nilang medyo mature po, then medyo dark yung tone. Kasi nga po, para naman more on realistic take dun sa source material. Kasi po, kilala naman po natin si Archie. Para more on teen comical, para biro-biro lang. Although darker yung tone nung retake nung source material, nandun pa rin yung ano, yung core, which is about teen problems, teen development, which nagustuhan naman ng mga fans. Yeah, yun. Alam mo yung ginawa na lang approach sa Archie's na ganyan, yun yung reason kung bakit hanggang ngayon, kahit sabihin mo yung Archie's late 60s pa yata yun, kung doon nagkakamali. Hanggang ngayon, na-appreciate ang Archie's pag pinalalabas. Diba? Parang interesting pa rin sa mga tao, kahit yung new generation, pag nakita na kahit nga medyo oldies yung cartoon series, natutuwa pa rin sila kasi nga meron silang parang ibibigay na bagong timpla. Lalo na yung adaptation, di ba? Basa muna tayo ng ano. Teka, bago ako magbasa ng ano ng comments, ay mag-iiwan ako ng tanong sa iyo. Ang tanong ko, bakit sa dinami-dami ng mga robot heroes ng Japan, bakit si Voltes 5 ang ni-remake ng GMA 7 sa palagay mo? Okay, so pero bago mo sagutin niya, magbabasa muna tayo ng ano ng mga comments dito. Ayan, sabi ni Sir Gian Ding, Bedico Endrinal, kahaba-haba ng pangalan, pero okay lang yan kasi guwapo ka naman, sir. Tsaka magaling yan si Sir Endrinal. Ayan, good evening, sir, and Joshua. Ayan, binabati ka ng dati mong teacher. Ayan, oh, sir. Si Sir Endrinal, si Idol. Ayan, yung aking kaibigan na mabait na teacher at mahusay, si Sir Ryan Menina. Shout out naman. Okay, shout out, Sir Ryan. Thank you. Hello, sir. Nandito pala ngayon. Okay, sabi ng aking kaklase mula nung elementary hanggang high school, si Jojo Bongko din, sir, crush ko yung damit mo. Kasi kaya niya crush yung damit ko kasi The Beatles. Ayan. Thank you, pare. Yan yung nanonood mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, sabi ni Romeo Gallego, ako bilang fan ng Voltes 5, okay lang sa akin, pero sana maging okay yung facing ng character at story every series. Okay, ano masasabi mo rito, Joshua? Yung facing, sir, daw. Okay lang din naman. Parang kagaya ng sinasabi ko, huwag masyadong gawing parang kagaya nung dati. Because parang i-arrange naman nila, depende rin dun sa intensity ng bawat story arcs na dumating within that original series. Kasi sir, parang sa isang episode, nagpakilala silang story arc nito. Naalala ko yan, ganito mangyayari yan, ganyan. Parang bigla sa mga fans, bigla na may pipitik sa kanilang scene na ganito, yung memories na ganito. Ayun. Kaya sir, parang for me, hindi medyo okay sa kanya, parang gawin talaga yung exact copy nung original series. Kung sa bagay, ano yan 'di ba, napansin natin yan. Ginamit ko rin lang na sample kanina yung X-Men, 'di ba? Yung X-Men hindi naman nila ginawa kung ano eksakto nasa comics at saka nasa nasa cartoon series 'di ba? Na iba yung ginawa nila. Meron silang ibang ginawa. But still, na-appreciate ng ng moviegoers yun, ng mga fans. No? Or, di ba, isa sa hindi nila ginawa, si yung height ni height ni Wolverine. Di ba, ang height talaga ni Wolverine, 5'2 lang yata yun. Samantalang, kung yun isa sa pinakamaliit sa X-Men, parang kahit lang yata ni Jubilee yun Pero, na-appreciate si Hugh Jackman, di ba? Kasi ang galing na pagkakaganap ni Hugh Jackman. In fact, di ba si Hugh Jackman ang mukha ng X-Men? Na pag wala si Hugh Jackman, parang kulang ang X-Men. Ang lame na nung X-Men. Pero diba, sir, parang
Sige, sige. Kaya pero naalala yung, ko bigla ano, kasi... Naalala ko X-Men Apocalypse. Di, ah, Apocalypse. Yung X-Men, ano, yung Phoenix, yung ano, yung Dark Phoenix, di ba? Parang hindi, parang dahil wala si, ano do, si Wolverine, parang hindi ganun kadami yung, ano, yung gustong, yung hindi siya, hindi na masyadong gusto. Aba. Kasi hindi, hindi colorful eh. Sige, yes, talagang sinasabi ko. Kung ano, sir, yung regarding dun sa Dark Phoenix saga. Kasi sir, di ba yung X-Men The Last Stand? Is based din sa Dark Phoenix saga. Yes, yes. One of the powerful story arcs ng X-Men. Kung titimbangin ko talaga yung dalawa, sir, mas okay ako sa Dark Phoenix kasi medyo malapit dun sa source material. Kasi ako rin. Nakuha kasi nila yung alien eh. Kasi yun naman talaga yung point ng dun sa source material. Kaso nga lang, parehas yung ano nga lang, yung success nila, parehas nga lang, flop. At saka ano eh, saka yung timing din siguro, Joshua, kasi I remember, nung inilabas yung Dark Phoenix, katatapos lang nung ano eh, yung Avengers, yung ano, yung Endgame, parang sobrang taas ng hype doon, tapos parang sobrang itinaas ng Avengers, ng Marvel Cinematic Universe, ang standard pagdating sa paggawa ng superhero movie. Tapos there comes Phoenix, Dark Phoenix na, ay, ba't ganun lang? Di ba? Obo. Talagang hindi lang nila tinaas, sir. Nilagpasan pa nila. Yun nga eh. So, ako mismo, pala panood ako ng, ano, ng superhero movies eh. Ano eh, isa sa nagustuhan ko sa, ano, sa Avengers Endgame, yung parang nagawa nila yung fantasy ng halos lahat ng mga fans. Yung makita mong sama-sama yung superheroes, na super ano para nakakakilabot yung nakahilera sila doon sa sabay-sabay na susugod na parang pareho ng ginawa ng mga eksena sa Lord of the Rings na original. Okay. Sa akin nakakakilabot lagi yung eksena na yun, sumusugod sila doon sabay-sabay na ganun. Diba? Ang ganda, very very powerful yung mga scenes. No. Sige, balik tayo dun sa ano. Bakit sa dinami-dami ng ano ng robot superheroes? Bakit sa palagay mo Voltes 5? Di ba? Pwede naman tayo, Mos. Kasi sir, yung for me, nung mga time na yon, kasi sir, di ba, alamin naman natin, kung alamin naman natin yung history ng Voltes 5 is trilogy siya, di ba? Yung una, Combatter V, then Voltes 5, then Limos. For me kasi, sa tatlo, kung titimbangin ko yung tatlo, mas hit talaga sa akin yung Voltes 5. Bakit? Kasi, tayo kasi, siguro tayo kasi mga Pilipino, mapaghalaga, di ba tayo? Family-oriented kasi tayo eh. Which is yun yung type of romance na pinapakilala ng Voltes 5. Tama, and then yung tama. sa mga, sa brotherhood, and then yung pride natin, yung pride natin na lumaban for the right, which is parang naramdaman din natin through decades. Kaya siguro for me, although sumikat din naman yung Combatter V tsaka yung Dimos, kaso more on ano siya eh, parang more on personal. Actually nga sir, yung Combatter V parang ano lang siya, parang no plot, dire-diretso lang eh. Pero yung Voltes 5 talaga is yung parang may core, may emotional core na pumukurot sa mga tao. Ayan, pag-usapan natin ng konti yan, Joshua, para ma-inform natin yung, ano, yung mga taga-panood. Okay, huwag kayo, nga pala sa mga nanonood out there at saka doon sa mga natsambahan at nadaanan tong ating show. Magtanong po kayo, huwag po kayo mahiya. Magtanong kayo at baka may gusto kayo sabihin, gusto kayong batiin, gusto kayong itanong, di ba? Na tungkol sa kulturang popular at sa ating mismong topic na pinag-uusapan, na kung saan ang pinag-uusapan natin ngayon ay Voltes 5 Legacy. Ito ay anything na tungkol doon sa Voltes 5 Legacy na ipalalabas ng GMA 7. Okay? So, ginawa ko itong episode na to kasi gusto kong hindi lang pag-usapan yung mismong Voltes 5 Legacy, kundi yung mga kaakibat ng issues, yung mga nakapalibot dito. So, pati yung mga controversial issues at saka yung origin, no, ng mga values na nakikita natin na posibleng makita dun sa dito sa bagong ilalabas na nando sa original o kaya yung bago na makikita natin at saka yung mga pinag-ugatan, no, para mas maunawaan ng mga nanonood. Kumbaga parang tayo, di ba, Joshua, hindi ka lang dapat nanonood
na parang sinasatisfy mo lang yung hinahanap ng panlasa mo, kundi maintindihan natin ng mas malaliman yung pinanonood natin na palabas. So, dahil ito, isang maganda, napakagandang palabas, kailangan nating masuri mabuti, di ba? So, tama. Oh, ngayon, yung ano, nabanggit mo yung tungkol doon sa walang plot, yung kung Butler V, yung kumbaga parang like, action lang, di ba? Gumawa ng cartoon. So, ano, magkwento ka nga tungkol doon. Kasi parang, naalala ko yung na pag-usapan natin kanina, na ako rin yata yung nag-open, regarding doon sa Transformers, na originally, ginawa yung laruan, wala namang TV series. So para magkaroon ng istorya, kumbaga para mas makita ng mga bata, ay ganun pala yon, yung kaya mas magkaroon ng reason yung laruan, ginawa ng istorya. Sige, ano nga yon? Magbigay ka nga ng information regarding just sa sistema ng bakit gumagawa ng TV series. Anong kaugnayan nito sa laruan? Hindi kasi sir, 'di ba? Kung hindi talaga nakaisip yung kumpanya na gumawa ng laruan, wala yung trilogy. Kasi sir, ang purpose lang naman ng mga paggawa ng series ng mga ilang production company is to magkaroon ng background yung ilalunch ng isang company na laruan. And then yung unang-una nga, 'di ba, Combatler B, which is parang successful naman siya, sir. Kaso yes, ang kalimitan kasi sa mga series is parang kaya nga sabi ko, no plot episode. Parang isang araw may kakalabanin sila, tapos tapos na ulit, tapos isang araw may kakalabanin ulit sila, hanggang sa magpatuloy-tuloy lang yon. So, ano ba yung reason kung ba't ginagawa yun ng mga production company and then yung company na re-release na laruan? Para magkaroon ng familiarity dun sa environment na pinanggalingan ng laruan, di ba po, sir? Parang once na pag nilaro na ng mga bata, sasabihin na, Sige, ako na dito si ganito, ako na yung sa ganyan. Kasi alam nila na merong origin. Kasi mahirap naman kasi, di ba sir, gumamit ng isang bagay na hindi mo naman alam kung saan ang galing. Parang mahuwir doon ka sabi, ay, ba't ko ginagamit to? Ang saya ang gamitin, hindi ko naman alam kung saan ang galing. Correct. Diba? At saka ano, kaya, at saka yun, sige, tuloy. Kaya yun yung naging motivation ng mga production companies and then yung mga gumagawa ng laruan para magkaroon ng commercial yung laruan din at the same time tsaka origin. Ayun, sir. Tsaka magdadagdag ako dyan. Tama yung sinasabi mo, no? Para magkaroon ng background, magkaroon ng reason, di ba? Na mas maintindihan ng bata kung ano ba talaga yung nilalaro niyong ano, mga character na yun, mga robot na yun, o kaya mga tao-tauhan na yan. And at the same time, doon sa side naman ng ano, ng sales and marketing, mas nagkakaroon ang reason ang mga magulang na ibili yung mga anak nila na at saka mag-request yung mga bata na dagdagan yung mga laruan nila. Kasi di ba, kada create ng character sa isang cartoon show, syempre ang bata, di ba tayo ng mga bata pa tayo gusto natin. Halimbawa, yan, kagaya ng sa Voltage 5, gusto natin, ay meron, gusto kong may Steve din ako. Di ba kung may available siya na ano, yung buong squad ng Voltage 5, gusto mo mabili rin yung tao-tao na bawat isa natin. Nagka-create siya ng market, no? Nagka-create siya na nagkakaroon ka ng ano, ba may paborito ka doon sa mga character, di ba? Gusto mo, dahil bata ka si Little John ang pipiliin mo. Aba. Lahat ng mga merchandise ni Little John, bibilin mo. So nagkakaroon ng ano, ng dagdag nakita yung company na hindi nalalaman ng ano. Actually sir, hanggang ngayon naman eh, ginagamit pa rin naman yung ganong strategy. Kasi sir, sa ibang ano na, for example sir, di ba? Ginagawa nila ng comics, gano'n. Kasi sir, may mga nababasa din ng comics related sa isang laruan, gano'n. Para nga sir, para, ayun nga sir, yung sinabi nyo, para mas mag-crave yung bata na bilhin yung laruan na ilalabas nila. Gano'n. Okay, sige, punta na tayo. Sana, ano, may mga magtanong dyan, mga kamimatics, ha? Okay, mahiya. Nakalimutan na ng ibang mga iba kasi ano, sa totoo lang, hindi naman dahil sa walang nagko-comment ay hindi kayo interesado. Actually, alam mo ba ang bilang na nanonood na nakababad ngayon, Joshua? 12. Sa ganitong oras, 12 nanonood sa atin, ba eh, medyo okay yan. Nakababad, di sila umaalis eh. Nakakatuwa. Okay, next question tayo, Joshua. Ito, doon tayo doon sa medyo controversial. No?
Bakit pinabato ang GMA7 ng issue na Panay Cavitan at Love Triangle? Ang shows nila, tapos pati Voltes 5 and Nadamay. So, para sila sabi, o bakit si Voltes 5, baka may kabit yan. Diba? O baka magkaroon ng Love Triangle. Kaya ano, ugatin nga natin yun, yung ganong issue. Ano ba yung nagiging problema madalas? Ano to ha? Sure. Ito na pag-uusapan lang natin mga kamay-matik sa house. Ma'am Doctolero, excuse me po. Tsaka si Sir Mark Reyes. Kasi dadaan, kasi kailangan natin to daan para magkalinawan tayo. Bakit talaga napapaturin yung Channel 7 sa ganung bagay yun. Sige, Joshua. Hindi kasi sir, parang, ano sir, syempre parang nakasanayan din. Ako din sir, personally, yung mga napapanood ko din naman sa TV is kento, palit anak, kabitan, kabit doon. Parang nakakasanay na ng tao, which is parang, syempre, in a way din, parang pambabash din, isang motive. Then, pangalawang rason is parang gagawin na lang, parang ginawa lang nilang katotohanan, parang lumabas lang sa ano ng mga tao na, may kabitan to, ganyan, kasi previous years, puro kabita na yung mga lumalabas sa TV. Parang gano'n na lang yung perspective ng tao. Yun. So parang, kaya siguro nasasabi nila. Oh, parang nangyayari, binabash na lang talaga yung Channel 7. So parang, na ultimo yung robot. Yung robot yung dinadamay. Na lang magbabasahin. Hindi, nakakatawa kasi yung ano, biro mo sasabihin si Voltes 5 daw may kabit. Kaya nag-react talaga si ano, Ma'am Susette. Sabi niya, bakit may kabit? Saan nakuha yung may kabit? Kasi nga, ang naging, ano, naging kalakaran kasi ng mga teleserye, no? Hindi lang naman guilty rito ang, ano, ang Kapuso Network. Ako, matagal na ako nanonood, eh. Channel 2, no? Channel 7, sama mo na Channel 5, no? Itong tatlong ito, malimit kasi, ang ino-offer kasi, nakikita ng mga tao, mas napapansin yung negative. Negative kasi yun eh, di ba Joshua? Negative kasi yun. Kagaya niyan, yung ano, yung kabitan na ano, yung sulutan, yung may relasyon, no? Tapos, hindi na ako magtataka kasi, alam mo yun eh, bahagi kasi yun ng marketing kasi. Ano ba yung mas kinagat ng tao? Di ba? Naging effective na formula yun eh. Nakita natin sa mga pelikula kahit pa nung araw. Diba? Nakita nila na, ito, yung pag inaapi mo yung tao, mahirap na. Tapos later on, meron palang magulang na mayaman. Diba? Laging ano, naging normal. Pinagpalit lang pala, ganon sir. Pinagpalit lang pala, no? Diba, alam mo yun? Tapos, ito, basang-basa na nga natin. Tapos, kunwari, nakuha, naalaman kung sino talaga yung tunay niya magulang. Dinala doon sa bahay na mayaman, magtataka ka bakit may lola yon na naka-wheelchair. Tapos pero pagkawala sir, yun, di ba? May mga ganong istorya. Kasi effective yun eh. Gusto ng tao yun eh. Sige, ano yung sasabihin mo? Pero sir, kahit ganun pa naman yung nakasanayang flow ng mga plots na ginagawa ng mga production companies is parang yung mga tao nagugulat pa din. Anak pala siya nito, anak pala siya, umabit pala siya dito, ganun. Parang for me, parang kahit pa ulit-ulit na, ganun pa din yung, may gulat pa din, may goosebumps pa din sa mga tao yung ganung klaseng plot. Kasi, yun, for me kasi, yun kasi yung pinaka madaling intindihin na plot. Kasi porket nakasanayan na eh. Hindi naman sa sinasabi kong less critical na yung mga less critical na yung mga ginagawa. Kasi yun kasi, kagaya na sabi niyo sir, yun yung hahanapin ng market. Yun yung parang pangkiliti sa market, yung mga ganon. Para yun ang demand talaga eh. Sorry. Diba? Para bang mapapansin mo. Diba? Ganito kasi, ultimo kasi superhero na show, no? Sa teleserye. Kunwari may superhero show, o kaya action, drama, comedy. Hindi nawawala yung mga ganun eh. Lalong-lalo na lang, yung ano, bakit kailangan ang bida may ano, may love team. Bebe. Diba? Tapos pagka ano, alam mo yun, yung para paulit-ulit na yung eksena, kasi nga, merong ano, may demand kasi sa ganun eh. Kasi the moment na ang mga nanonood,
eh ayaw nang panoorin yung ganong klase, I don't think hindi magbabago ng ipinalalabas ang mga ano TV networks. Babaguhin nila yan. Nakikita naman natin yan sa mga shows nila eh. Nakikita natin dyan sa mga ano, sa noontime shows nila. Pagka hindi nagkiklik yung isang segment, pinapalitan nila. Hindi nila ini-stay, hindi nila ipipilit yun sa tao. Sensitive naman yung mga yan. No? Sige, teka. Basa muna tayo ng, ano, ng comment. Tapos after this comment, maibabato ako sa yung tanong. Tapos patutugtugin natin yung isang ano, nagpaalam ako. Ito, nakausap ko talaga mamaya. Ipapatugtug natin yung cover na music ni Sir Eric De Leon. Ayan, mamaya ipapatugtog natin. So, basa muna tayo ng comment, Joshua. Ayan. Sabi ni Paring Romeo, now ko lang na-observe. Ipinalabas nila yan dahil ipinapakita lang ng Japan na ganun kaganda yung kanilang cartoon series. At maunlad na ang kanilang industry. Sinimula nila yan sa pagpapalabas ng mga series. Voltes 5, Daimos. Ang Pilipinas noon, naging audience na lang ng Japan. Okay, sige. Okay lang yan. Okay na, pare. Ganda yan. Ganda yung iyong opinion. Sige, ikaw, may comment ka ba ron, ano, Joshua? Sir, parang okay din naman. Parang tama din naman po yung sinasabi niya. Kasi sir, hindi naman po makakarating sa atin yung series kapag without kung hindi malago yung industry ng bansang nagbigay nun eh. Kaya, yeah, sir, okay din naman. At saka ano, ang pagkakaanong ko kasi dyan, Joshua, kahit anong product na ginagawa ng ano ng isang bansa, no, regardless kung yung product man yun eh government sanctioned na product na may kinalaman ng gobyerno o kaya private company, isinasama talaga dyan yung ano eh. Isino-showcase talaga dyan yung kultura, yung ugali, yung physical na kaanyuan ng ano ng isang bansa. Ipinapakita mo doon yung mga magagandang katangian. And even yung mga worst na katangian nilalagay mo doon. Para may ipakilala mo sa mundo kung ano yung Japan. And then we have to remember na parang Romeo na ang Japan, nung ipinalabas yan, kung 1978 yan, ano pa eh, mga more than 30 years pa lang after the Second World War. Diba? So, pinipilit ng Japan na baguhin yung pananaw sa kanya ng mundo. Kasi di ba, ang tingin sa Japan nung araw, eh, demonyo yan eh. Ginahasa niya yung, ano, yung Asia, particularly itong East Asia at saka Southeast Asia, ginahasa niya eh. Di ba? Sobra-sobra yung ginawa niya. So, isa ito sa naging paraan ng Japan para maipakita na ang Japan is a friendly nation. Di ba? Japan is ano is willing to help other people. And in fact, Japan is a superhero. Kasi yun ang pinakita dun sa ano eh, hindi man natin, sa subconscious natin pumasok yun, di ba? Ang dating sa atin, bagamat di ba Joshua, pag tinignan mo yung mga characters doon, hindi naman purely Japanese ang mga characters eh. Napansin mo? Opo. Bagamat yung mga pangalan. Ano eh, parang Amerikano sila eh. Mas lamang yung pag yung American na ano na elements, yung mga American elements kaysa sa Japanese. Although hindi naman sa mas lamang kundi mixture siya ng Japanese at saka American ano characteristics, traits. Kasi nga take note, point out ko lang to. Kasi ang laki ng impluwensya ng ano ng Amerika sa ano sa Japan. Diba? Kinaibigan ng ano ng Amerika ang Japan after the Second World War. Ang totoo nga yan, ayaw naman nilang kirahin ng Japan eh. Mas gusto nilang kunin nakakampi ang Japan. Kaya nga, right after nabombahin nila yung Nagasaki at saka Hiroshima, eh dali-dali nilang inayos ang Japan. Hindi dahil sa nakukonsensya sila, that's the second reason, nakukonsensya sila sa ginawa nila sa Japan. But the primary reason is, gusto talaga nila maging kaalyado ang Japan para maging launching point para mas madali nilang matutukan ang China. Kasi tingnan natin yung history natin, ang mga world powers, particularly yung mga taga-West, ang tutok niyan China. China naman talaga target nila eh. Even yung pagkakasakop sa Pilipinas ng Amerika eh. Isa sa tinatarget niyan talaga China.
So anyway, ano yun eh, ano tayo, history 101 pa rin tayo, di ba? So ano eh, correct me if I'm wrong, ayan, may nanonood sa atin mga historian dyan. Hindi po ako nagpapanggap na historian, learner lang din po ako. Baka naman sabihin ng iba, nagpapanggap na tayo historian. Hindi naman, hindi po ako historian. Okay, o, sabi ni ano ni Raymond Cannon. Hi sir, oy, estudyante natin yan, si Raymond Cannon. Ayan, another one, sabi ni ano, ni Romeo, sa totoo lang, ang Pilipinas noon naging audience lang ng Japan. Naging click yung mga cartoon series nila, Walt is pa yan. But hindi na lang gumawa na lang ng ibang cartoon series ang GMA 7, which is na masasabi nating atin. Suggest lang naman. Ay, maganda suggestion yan. Actually, paring Romeo, makakarating to sa Channel 7 kasi I invited Ma'am Suzette Doctolero, yung head writer ng GMA 7 sa entertainment. Ng Voltage Spike particularly. Mapapanood na to, no? So, yung suggestion mo, makakarating sa kanya. Okay? So, ikaw, well, okay lang naman yun, di ba? Yung parang, ano, mag-isip na lang ng, ano, ng ibang, ano. Kaya lang, ano eh, kaya nga, sana mas maganda kung magko-comment dito yung taga Channel 7, eh, para malaman natin kung ano yung reason behind, di ba? O bakit itong Voltage Spike talaga yung ano, napili nila. Okay, next tayo. Ayan, sabi ni, ano, huli na to, tapos tuloy tayo sa ating discussion. Sabi ni Raymond Cannon, sir, good evening po. Ayan, good evening. Shout out kay Raymond Cannon. Okay, thank you. Punta na tayo sa ating pinag-uusapan. Okay, sige. Usapang ano pa rin po tayo, ha? Usapang Voltage Spike Legacy at meron pong nakababan na 15 na nanonood sa atin ngayon. Siguro yan, mga estudyante nagpupuyat at naghahapit sa paggawa ng modules at saka worksheets. Okay. Okay, tuloy tayo. Next question tayo. Saan na ba yun? Nagsarado bigla. Ayan. Ito, gusto ko liwanagin to kasi ipinoint out to ni, ano, ni Ma'am Suzette. Kasi may bumaba to sa GMA. No? Sa Voltage Spike na ipapalabas. Baka daw, panaiiyakan at drama ang mapanood sa Voltage 5. Ang sabi ni Ma'am Suzette, hindi to verbatim ha, no? Hindi to verbatim. Sabi niya, kung napanood mo ang Voltage 5 original, nakapagbasa ka, hindi mo sasabihin yan. Hindi mo siguro alam kasi hindi ka talaga nanonood, di ba? Hindi talaga verbatim niya, pero yun ang ibig sabihin niya. So bakit kaya ganun yung nasabi ni Ma'am Suzette? Anong insight mo dyan, Joshua? I mean, sir, sabi ko nga sir, noon sa trilogy, ang pinaka matimbang is yung Voltage 5. Bakit nga sir? Kasi dun lang, yun lang kasi yung series na nakita ko na more on character development and then emotional growth ng kada isang character, especially nung magkakapatid. Siyempre sir, para sa atin na mga nanonood, yung yun lang kasi yung pinaka malinis na ginawa nila na merong character development from this then end of season, ganito na, which is a successful run naman within that series. Kaya masasabi, dun sa mga nagsasabi na panaiiyakan, actually, well, may iyakan talaga dun kapag pinanood mo talaga yung series. More on, ang emotional nga nila dun eh, lalo na nung bunso, ang napaka-emotional nila once na meron nga dun mga scenes na parang may maaalala sila, and then may iyak na naman, and then talagang iyakan talaga. Kahit na nag-a-action, umiiyak pa din sila. Kasi, yun kasi yung parang nagiging drive sa mga character para mag-pursue more na ipaglaban kung ano man yung gusto nila. Although may fact na may mga kulang pa din sa kanila, like for example, yung kulang sa father figure, pagmamahal ng isang magulang, then yun yung nagiging parang kino-convert kasi nila yun as a drive para ilaban yung gusto nilang ipaglaban dun sa mga gustong sumakop ng planet Earth. So, ayun, kaya I agree with Miss Doctolero na kung napanood mo talaga or fan ka talaga, hindi mo sasabihin na panaiiyakan ng Voltage 5 kasi miski kahit nag-a-action na maiiyak ka talaga kasi dun sa mga dialogues pa lang, alam mo na may emotion silang pinapalabas. Which is parang hindi pa naman nagawa nung trilogy. Although yung Daimos,
Kaso naman sir, personal intimate relationship naman yun, yung diamonds eh. Story yun eh. Ibang-iba kasi, ibang-iba siya dun sa Voltage. Opo. Medyo cringy yun eh, pag ganun eh. Oo, ang motivation ng bida doon, nakalimutan ko na yung bida. Ang tatanda ko doon si Erica eh. Para, Richard, para, yo, si Richard. Para masave si Erica. Oo. Para masave si Erica lang. Tapos kinagamit yung kalaban si Erica. Para katating sa diamonds kasi secondary lang yung pagliligtas sa mundo eh. It's more on iligtas si Erica eh. More on personal relationship. Diba? Yung parang ano yung... Pagka nakita na, nasasaktan si Erica, Erica! Bigla na natala kasi ano. Oo, patuloy na yan. Erica! Natatawa nga ako doon. Tsaka ano, limanagi ko lang ha, tama yung sinabi ni Joshua, no? Kailangan talaga mapanood mo yung, ano, yung series, yung original, tsaka magbasa ka. Kasi po, unang-una, yung sabi nga ni Joshua, yun yung nagiging drive ng mga characters doon, particularly yung tatlo, yung magkakapatay. Diba? Si Steve, si Big Bird, at saka si Little John. Magkakapatid yun eh. Lumaki sila na walang father figure. No? Bagamat ano, bagamat nung pinanganak kasi si Little John, nagpaalam yung si Dr. Armstrong na babalik sa Bowsay niya. Diba? Para ano, yung kumatawan sa mundo na para magkaroon ng peace treaty. Yun yung gusto mangyari nun eh. So parang, anong nangyari? Yung sa development years ng tatlong magkakapatid, ang naging father figure nila ay si Dr. Smith, yung maputi buhok doon, di ba, ako natatandaan ninyo, si Dr. Smith yun eh. Nagkaroon sila ng gap sa buhay nila, kahit pa okay naman si Dr. Smith, syempre, iba yung tunay na tatay. Di ba? So, marami doon, marami mga emotional na moments doon, na hindi lang basta emotional, talagang kahit ikaw ay matatag ang dibdib mo, pag nakita mo, baka maiyak ka, kagaya nun sa episode 2, na nagpakamatay yung nanay nila. Diba? Oh, ako nga, na-shock eh. Kahit nga na alam ko na matagal yun. Nung pinanood ko ulit, I think pinanood ko kahapon yun, na-shock pa rin ako eh. Kasi iba pala ang perspective ng bata, Joshua. Kasi natatanda ko, action lang yun, sumabog. Pero nung ganun to na edad ko, at age of 42, nung pinanood ko siya, it's shocking. Diba? Nagpakamatay yung scientist na nanay nila para lang sila masayin. Diba, alam mo yun, yung emotional na baggage na dala-dala ng bawat eksena doon, napakabigat. Tapos, sa mga hindi nakakaalam dyan, na bumabati ko sa dyan sa sasabihin ni madrama daw ang Voltage 5, hindi nyo alam na ano, na bawat isa dyan, bukod doon sa tatlo, eh meron ding ano, meron din struggle si ano, si Mark Gordon. So, hindi nyo nalalaman. Di ba, na-separate nga siya doon sa ano, kabahay niya si Eiffel. Di ba, meron pa nga episode to na pinakita yung ano yun, parang ayaw na niya sumunod eh. Kasi nga, inihiwalay siya doon sa kabayo. Hindi naman niya gustong maging member ng Voltage team eh. Nagulat nga siya, parang sa lahat yata, no, Joshua? Siya yata yung parang hindi masyadong sir, trip. Parang, black, parang may chance na maging black sheep ng team. Oo, siya talaga eh. Siya yung black sheep. Kaya hindi nga, ano siya, sir, hindi naman. Oo. Kaya nga siya kakontra ni Steve, di ba? Magkakontra yung dalawang yun eh. Magkakontra yung dalawang yun. Ayun, so parang, so, kung hindi ninyo yung alam yung istorya ng Malalayman at hindi kayo nanonood, titirahin nyo lang yung Channel 7. Sina Ma'am Doc Tolero, no? Sina Mark Reyes, no? Babanatan ninyo ng ganun, no? Sasabihin nyo, baka pa nag-iyakan yan. Hindi kayo talaga fan. Huwag kayo magpang... Mga ano, ah, sorry sa masasaktan sa makakapanood ito na hindi naman totoong fan. Pero ang galing-galing mambatikos, hindi ka totoong fan. Tinitira mo lang, hindi ka naman nag-aaral ng ano, nung pinanggalingan dun sa yung source material. Tsaka mema lang. Mema ka lang. Tama yung sabi ni ano ni Om Dr. Lero, mema ka lang. Buti kung dito sa Kuya Rod, mema to, kasi may sense naman ang pinagsasabi namin dito. Diba? Okay. O, thank you, Joshua. Teka, punta tayo dun sa ano. Teka, magpapatutog muna tayo kasi inaabangan to ni Sir Ed De Leon. Yan. And Eric De Leon. Okay, papatutog muna natin yung ating ipinangako, no? So ito naman yung ano yung extra na song. Ito yung nung natatandaan ko nung malapit nang mawala sa hindi naman malapit nang mawala, parang kalagitnaan ng kasikatan ng ano ng palibhasa lalaki. Eh gumaganap na ano na special child si Andrew Iliana doon. At ito nung high school ako, ito yung inaham niya tapos ginawan pa niya ng kabalbala na version na pagkatapos niyang iham, paatuhod, balikat ulo pala, idudugtong niya.
Okay? Ito yung ano, yung In the Search of My Father sa English, no? Ano nga ba yung ano, pamagat na sa Japanese? Hindi ko na matandaan. Hindi ko tandaan. Tinanda ko na yung English. Oh. Ipapatugtog natin to para makapagpahinga naman tayo. So, mamaya, taka, mag-iiwan muna tayo na, ano, ng tanong. Okay? So, nasagot mo na yung tungkol sa Combattler V at saka Dimos. Ayan. Ayan. Sige, pagkatapos ng ano, ipatugtog yung kay Sir Eric De Leon na rendition, yung kanyang cover, pag-uusapan natin ng konti yung tungkol sa song itself, yung In the Search of My Father, okay? Take out, ito, tinanan natin, nakakanabulbul na ako. Okay, mamaya, babasahin ko yung ano, nakita ko may nag-comment. Ulit, huminto yung ano, yung ating signal. Ulit, ulitin natin. Medyo mahina signal natin, ha? Nagtataka ako bakit biglang humina yung signal. Sige, ulitin natin. Ay, ulitin natin, ha? Hindi ko inaasahan to, ha? Biglang nagkaganon. Okay naman siya nung pinatatakbo ko nina, eh. Hindi ko inaasahan yun, ha? Hindi ko inaasahan yun. Humihinto yung music ni Sir Eric De Leon. Okay, teka lang, sir, ha? Nakakaya naman kay sir. Yung signal natin na may problema, naglalag na yung signal, eh. Ang solusyon kasi dito, kailangan to, i-re-restart. Eh, kaya lang, pag ni-restart ko to, mawawala tayo sa air, eh, hindi pa dapat tayo mapuputol. Okay, ulitin natin. Naglalag. Teka, sige, subukan na lang natin i-play yan mamaya, baka sakali, no? Mga kalmamatics, pasensya ni Sir Eric De Leon. So Sir Eric De Leon po, para sa kaalaman po ng lahat, siya po ay isang singer-songwriter, isa po siyang music teacher, isa po siyang composer ng Walang Basagan ng Trip featuring Jukes and Teddy of Showtime, fourth place Himig Handog, 2014. Siya rin po ay composer of Best featuring Mix Aleco, Himig Handog 2017. At siya po ay mula sa Malabon City. Yan po si Sir Eric De Leon. Unfortunately, ayaw mag-play ng ano, naglalag yung ano, yung kanyang video. Okay, try natin ulit. Okay, mga kamematics, pasensya na kayo. Naglalag talaga. Sige, punta lang tayo. Ipa-play ko siya ulit mamaya. Okay? Pasensya na po kay Sir Eric De Leon. Naglalag po talaga yung ano, signal natin ng internet.
Okay, baka nga itong salita ko nagpuputol-putol yan, no, Joshua? Baka nagpuputol-putol din tayo sa mga nanonood out there. Sige, tuloy natin. Ano yung naiwan ko nga pala ng tanong kanina? About po sa song. Tungkol din sa song na yan. Sige, yung ano, in the search of my father. Sige, bigyan nga natin ng ano, ng konting ano yan, background. Okay, go, Joshua. Ayun, sir, for me naman, sir, parang, ano, sir, yung outro na, yung extra, yung ending song na yon, yun talaga yung parang, bukod dun sa, syempre, yung opening theme na pag naririnig natin na ano talaga, parang yung ending theme kasi, sir, yun yung pinaka, yun yung nag-explain dun sa pinagdadaanan ng ilang characters. Given na nga yung title, sir, In the Search of my Father. Kasi nga, there's, sir, di ba yung magkakapatid, wala silang father figure. Tapos yung emptiness na yon, yung is yung parang yun yung nagiging driven nila para lumaban pa, and then parang ipagpatuloy pa yung ginagawa nilang pagliligtas, which is parang yun yung nagsisignify dun sa parang pinaka emotional factor ng mga characters din dun sa ano, kaya mas parang sapul na sapul ngayon dun sa pinaka gustong ipahiwatig din nung series. Okay. Yun, so. Tama yon. Tsaka another thing, idadagdag ko lang, nabasa ko dyan na nung una, dapat ang gagawin niya ata dyan ay nanay ang parang hahanapin. Parang ganon. Kaya lang binago nila, gawin na lang para sa tatay yung focus ng pagkakahiwala, yung drama doon. Kasi base doon sa nabasa ko, ibinasi yung ganyang klase ng tema ng paghahanap sa tatay sa ano, sa Taiga drama, yung Taiga na isang uri ng drama sa Japan na sikat na sikat yung genre sa Japan, yan Taiga, yan para sa nagkaalaman. Thank you, Joshua. Teka, magbasa muna tayo ng komento. Okay, basa tayo dito. Ayan, sabi ni, teka, nasa na ba yun? Okay, comments. Ayan. Sabi ni Jewel Jimenez, ayan, aking batchmate, nag-focus ang Japan sa technology after World War. Inumpisa nila sa simpleng TV series gaya ng Voltes 5 para muling makilala at hanggang sa ngayon namamayagpag ang Japan pag sa usaping advanced technology. Yes, I agree naman, Jewel. But based on our history na hindi ito masyadong itinuturo sa ano, sa mga tao. Ang Japan, kaya yan umunlad ng ganyang katindihang pag-unlad. Bukod sa discipline nila, no? Talaga disiplinado ang mga Hapones at saka magagaling naman sila. Eh sobrang laki ng ibinuhos na tulong ng Amerika dyan. Sobrang laki. Sobrang laki yan. So, okay sila, umunlad sila ng todo, pero ang laki ng factor, American factor dyan. Kaya lalong tumaas ang kanilang kakayahan. Okay, tingnan natin. Another one. Si Romeo Gallego, kung gusto talaga i-remake yung series ng Voltes 5, sa akin, mas magiging challenging kung behind the scene ng every series, like bakit nagkaroon ng war yung dalawang panig. Okay, sige. Anong masasabi mo rito, Joshua? Pwede naman, sir. Parang, kasi sir, di ba yung umpisa na nun, parang nandun na agad sila. Nandun na agad yung ano, conflict. Pwede naman sa parang prequel. Tama. Parang anong nangyari kasi dyan, sa bandang dulo na lang natin nalaman na mas malinaw na kung bakit nagkakaroon ng ganun eh. Nang bakit talaga, ano ba talaga yung reason kung ba't nagigera yung dalawa eh. Doon sa parang ano, last 4 episodes yata yun. Parang doon naging mas malinaw eh. Pero sir, malay mo sir, di ba? Ano, sa pagsisimula nung Voltes 5 Legacy, i-explain naman yun. Kung bakit gano'n na yung nangyayari. Kung ba't kumantong sa gano'ng invasion, yung ano, which is parang sa, smart move naman yun pag in-explain nila. Pero para sa ano ha, sana ang wag nilang gawin na ang explanation na yung kagaya nung ginagawa na traditional way na ano, yung parang maglalabas lang isang boom screen, ipinapaliwanag. Parang ano, sir? Diba? Parang sa Star Wars,
Okay, yung prologue. Ano, diba may prologue? Diba? Okay yun. Kaya lang, huwag sana gano'n na. Diba? Ipakita nila talaga sa live action. Para mas mag-isip yung mga nanonood. And at the same time, para ang dating nun, iba yung ino-offer na napapanood natin. Diba? Sige, maganda yan, paring ano, paring Romeo. That's a very good... Tsaka sir, pag hinimay-himay din naman nila yung ano, yung origin kung ba't nagkaroon ng invasion tsaka yung war, parang sa paningin ko din is parang bago. Sabi, oh, hindi agad yung parang on point na agad yung ano, yung conflict. Ah. Parang binibuild up nila yung tension until sa dumating na sa point yung conflict. Yun. Parang okay din naman sa akin yun kapag hinimay-himay talaga nila. Mas gusto ko rin yun. Mas gusto ko rin yun. Kumbaga parang hindi talaga sugod kagad. Kasi pag sugod kagad, parang ano pa pinagkaiba nito dun sa cartoon series. Diba? So, ito mga kami Matis, ha. Kami dito, hindi kami nagdudunong-dunongan ni Joshua Duran. Hindi kami nagdudunong-dunongan dito. Pinag-uusapan lang namin. Kasi, diba, hanggat hindi pa ipinalalabas ng GMA 7, hindi talaga natin alam exactly kung ano talaga yung magiging daloy ng istorya nila. So, ito, nag-uusap tayo dito, kabahagi kayo ng pag-uusap namin ni Joshua dito on the air, para matulungan din natin at the same time yung mga kamimatics out there, no? Na makapag-isip na mas tama. And at the same time, baka makatulong din tayo sa GMA 7 kasi manonood sila dito eh. No, si Ma'am Suset, pati matitignan niyo yung ating video. Para kahit pa paano, may mga insights kami na pwedeng ano pa makatulong para mas maayos yung show. Kasi ano mo, malapit sa ako, particularly ako, lapit-lapit sa puso ko ng Voltes 5. Syempre, ayokong maging ano siya, tampulan ng tawa, yung ano, pagtatawanan. Kasi masakit yun, pag pinagtatawanan yung paborito mo, di ba? Tapos pinag... Wala ako, labas ako sa Channel 7, pakialam ko ba dyan, di ba? Nalaman ako share dyan eh. Wala ako share dyan, di ba? Hindi nga sila maging sponsor sa atin eh, sa ating show. Wala, hindi tayo tutulungan yan. Pero ako, ang concern ko dito ay yung mapangalagaan yung legacy ng Voltes 5. Ayun, sir. Yun nga. Diba? Yun yung risky eh. Yeah, risky talaga kasi baka mangyari diyan. Ang kinakatakot natin pare-pare, baka masalaula yung ano, yung yun nga yun eh, sir. Parang nakasalalay din kasi yung yes, yung dignity ng original source material dun sa remake. Right. Kasi 'di ba ano mo yun, parang sa atin sacred ng Voltes 5. Kahit sabi mo medyo crude yung pagkaka-drawing sa kanya, 'di ba? Pero ang ganda ng storyline niya eh. Ang ganda ng plot, no? Tapos pagdating nung gin-remake siya, hindi lang yung graphics eh. That's another thing, di ba? Yung graphics niya, hindi siya mukhang Etik Kabisote, di ba? Mas maayos eh. Talagang binanggit eh, no? Etik Kabisote. Na mukhang ano. Oh, kasi sa Etik Kabisote, pag pinanood mo, sorry ah, sa mga fans ng Etik Kabisote, pero para ka nanood ng ano eh, parang ginamit din ng graphics din na ano na program eh, yung ano yung prototype ng ano ng After Effects. Okay. Diba, no? Hindi masyadong okay. Alam mo yun? Sige, sa iba okay yun eh. Pero sa atin, syempre, Voltes 5 is Voltes 5. Kailangan ang ganda-ganda ng graphics. In fairness, medyo okay naman. Kailangan parang ang shit. Okay naman din sa akin. Diba, okay naman siya. Okay naman kahit papaano. Mag-improve pa yan sa katagalan. Sana masustain nila yung ganung kaganda yung ano pala ng graphics, diba? Sige, tuloy natin. Saka another one. May nagtanong kasi dito bigla eh, kaya nawala yung aking binabasa dito. Okay, another question. Nasaan na ba yun? Yan, may mga ibinuo kasi ako dito mga questions. Ayan. Eto, ano yung dapat gawin ng GMA 7 para mas kagatin ng, ano, ng audience ng Voltes 5? Na hindi kailangan nalang gumamit ng old formula ng Voltes 5. Kasi nadaanan mo na yan kanina, sir, pero ano yung pwede nilang gawing taktika? Sa tingin mo? Okay, pansamantala pong nawala si Joshua sa ere. Kasi ano eh, nawala siya sa ano sa ere, nagulat ako. Ayan. Kasi siguro naputol yung kanyang ano, yung kanyang signal. Okay, mamaya babalik ko 'yon. Okay, mag-alala. Babalik ko siya. Ayan, bumalik na siya. Teka lang ha. Hintay lang natin. Hindi ko pa siya mai-ere kasi bumalik na siya pero device is not connected. Okay, eto na. Ayan, nawala ka.
Ayan. So, ulitin nyo yung tanong, ano kaya yung magandang taktika na pwedeng gawin ng team ni na Mang Suset kung paano siya mas mapapaganda? Na hindi nila kailangan ano gamitin yung old formula ng ano na I mean sir, ano, parang for me parang bukod syempre sa effects na din given na yun, kailangan may improvement pa din day by day. Siguro sir, yung sa storyline talaga, yun talaga yung parang hinahanap ko, yung storyline. Tsaka yung character development within the run ng legacy. Kasi sir, parang kasi sir, yung mga, yun kasi yung ano, yung parang hinahanap-hanap ko din for me as a nanonood, yung character development type of story. Yung parang at the end of the series mag-grow sila. Ma-fix nila yung mga misfits nila nung starting nung series, and then may mga matutuklasan sila sa sarili nila. Siguro mas okay sa akin kung more on character development sila magpo-focus kaysa dun sa hype na action. Kasi yung mostly kasi ng mga nanonood ngayon, yun lang yung hinahanap eh. Sabi, ah, gusto ko suntukan agad. Ah, gusto ko ganyan agad. Wala na yung critical na storytelling for me. Marami ako nakikitang ganyan eh. Alam mo yun, yung parang gusto ka, yung kumbaga ayon, yung ini-skip nila yung ano, ini-skip nila yung show. Gusto nila yung kagad mismong action. Kaya hindi pa rin, diba? Kaya minsan nababaliwala yung ano, yung ganda ng show. Kasi ini-skip nila. Parang ang dating kasi, nasanay kasi yung iba pag nanonood, parang naglalaro ng computer games. Hindi na pinanonood yung story. Diba? Skip mo na yan. Yung pinapakita, sir, bago magsimula yung level. Yung bawat level, di ba may story yon. Hindi na nila pinanonood yun eh. Ang totoo, dapat pinanonood yun para mas ma-appreciate mo yung nilalaro mo. Kasi ang totoo niyan, yung mga computer games, no? Para pareho rin ng mga palabas yan sa TV eh. Meron siyang ano, binubuo na kwento sa'yo para mas ma-appreciate mo. At para mas maintindihan mo yung values na itinuturo niya. Hindi yung magagawin mo, skip mo na kasi gusto mo panoorin yung action lang. Diba? Siguro, epekto rin yan sa mga ibinibigay kasi sa atin na klase ng mga palabas nung araw. No? Kaya nasanay tayo na hindi tayo, naiinip tayong manood pagka nakakakita and tayo then, ng sir, story. Yung mga ilan din talaga sa mga, yung ilan din sa mga nanonood ngayon, parang nabobore na sila. Kapag more on talkative, more on narrative sila, less yung hype, yung climaxes, ganun. Pero for me naman, mas okay sa akin yung ano, more on narrative. Parang bonus na lang yung action sa akin. Yeah, napag-usapan din lang yan, no? Pero magtataka ka. Bakit ang Korean novela napagtsatsagaan ng mga Pilipino? Eh, di ba ang daming narrative nun? Ang action films nga ng ano ng at saka action series ng Korean novela eh minsan pag tinignan mo mas marami pa yung ano eh mas marami pa yung kwentuhan eh mas marami pa yung mga dialogues sir. Less yung action pero bakit sila pa yung tatagaan ng mga Pilipino panoorin? Ano yung meron sa Korean novela na wala sa mga teleserye na Pilipinas? Di ba? Nakakapagtaka lang. Kasi sir, yung way naman kasi ng pagkukwento ng Koreans with regards to their dramas is parang more on kasi sila. Para kasi silang biglang nagbabagsak ng plot twist. Eh. Yung parang ano ka, yung settled ka dun sa flow and then biglang pagdating ng ending, ah, plot twist, ganun. Parang dun sila mas na-engage. Yung sa parang bibiglain ka na lang sa turn ng story. Ganun kasi kadalasan silang magkwento. Although may mga napanood din ako ng for me, parang tinamad din ako kasi more on narrative din, tas parang ang cliche. Pero ang galing nila kasing mag-insert ng plot twist tsaka mga climaxes sa mga hindi mo pa inaasahan na episodes. Exactly. Kaya siguro hanggang ngayon, patok pa rin sila, ganun. At saka imagine mo, nagsimula lang sila ng ano, ng development ng soap opera 80s. Eh tayo matagal na eh.
ano tayo, 60s pa lang yata, meron na tayong mga soap soap operas eh. No? Na kung tutuusin, dapat mas expert tayo sa paggawa niya. Kaya lang ang nangyayari kasi, eto ah, sarili ko itong palagay. I don't know kung makikipag-share ka din sa opinion ko. Pero yung napanggit ko dati na masyadong kumakopya kasi ang Pilipinas sa ano eh, sa hulma ng Amerika eh. Ano mo yun? Kung ano yung uso doon, yun din yung ginagawa natin dito sa Pilipinas. Eh ang problema, yung kunwari, ginaya natin sa Amerika, naging effective sa Pilipinas, nagbago na ng ano, nagkaroon na ng development pagdating sa paggawa ng drama sa Amerika para naiwan tayo. Kasi effective pa rin sa mga Pilipino. Kasi, kita mo, ikaw, matagal ka nang nanonood ka talaga ng mga, kahit mga lumang series, di ba, no? Joshua, nakakapanood siya. Opo. Papansin mo, iba. Iba yung style ng mga Amerikano noong 70s pagdating sa drama. Yung 80s, iba. Pero mga, iba nga po, sir. Marami, may makikita ko mga similarities sa mga teleserye natin doon sa mga 3 or 4 decades ago ng mga TV series ng Amerika. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, meron silang ginagamit na formula na luma sa Pilipinas. Now, which for me, is dapat siguro panahon na para ano yung subukan nilang huwag nang gamitin muna yun. Diba? Kasi may mga developments eh, may mga pagbabago. Isa pang sa ano, isa pa sa inaayawan ko, although maliit na bagay lang to, no. Bakit tuwing may drama sa Pilipinas, no, yung kunwari, yung drama scene, no, sa teleserye, bakit kailangan synthesizer ang tugtog? Napansin mo yun? Yung organ? Parang ano, tawa-tawa ako, busit na busit ako doon, yung kunwari, drama, yung drama scene. Biglang, tutugtog na ng synthesizer. Uh-huh. Organ. Sabi ko, sa Amerika, hindi, kung ginagaya natin ng Amerika, hindi na nila ginagawa minsan yan eh. Ang ginagawa na binablanko nila, walang sound. Oh, sir, moroon na na sila, natural. Natural, kung ano yung tunog ng paligid, yun ang ginagamit. O kaya yung minsan, yung eksena, super intense na eksena, sobrang taas ng emosyon, hindi na, totally, tinatanggalan na lang ng audio. Yung kahit parang ano, sir, sumusundot na nga lang yung scoring nila. Hmm. Bigla na lang, dun, ganun. Oh, bakit hindi ma-adapt ng Pilipinas yun? Di ba? Alam mo yun, ang ganda-ganda ng atake ng mga Amerikano, since ginagaya natin, ba't hindi natin gayahin yung ganun? Ang ganda kaya, no? Kumbaga, turuan natin yung audience na ma-appreciate yung bagong atake. Hindi yung the same formula yung ginagamit. Kaya tuloy minsan, nababatikos yung network. Kasi the same old formula ginagamit. Na nagiging katatawanan na. Diba? Nice. Ako personally, Joshua, hindi ako, yun yung isa sa mga rason, isa sa mga rason ko bakit hindi ako mahilig manood ng pelikula at saka ng teleserye minsan ng Pilipino. Parang mimili lang ako. Kasi sabi ko una, basa ko na mangyayari. Pangalawa, makakarinig na naman ako ng organ. Alam mo kung bakit parang nabubwisit ako doon sa organ? In all the shows na nagtitipid sila. Diba? Sir, kasi parang mura naman yun eh. Mas mura ano, ang cost noon pagka nagpagawa ka nun sa isang composer lang. Kumbaga nandun na kasi lahat ng sound eh. Diba? Kaya parang sabi ko, parang cost cutting lagi malimit ang Pilipinas pagka gumagawa ng ano, ng ganong bagay. I don't know, baka pasensya na kayo sa mabubwisit sa opinion ko yun. Pero personal opinion ko yun eh. Napapansin ko lang. Anyway, pasensya na. Nagbigay ako ng ano eh. Kasi ako yung, kita mo, sa Channel 7, eto lang nga, ma-share ko lang sa inyo, mga kamematics. Pinanood ko Unanay. Gusto ko yan. Although may synthesizer. Gusto ko yan. Yung The Gift, medyo na-appreciate ko yun. No. Maliban doon, hindi ko masyadong gusto yung iba. No? Kasi nga, ano eh, kasi nga, something na, ayun din yung napanood ko eh. No? Yun din yung napanood ko eh. Although Encantadia is good. Maganda yung Encantadia. Ang inaayawan ko lang sa Encantadia, honestly, yung fight scene.
hindi ako masyadong impressed. Kasi parang ang dating sa akin, ewan ko kung na-observa mo rin to, Joshua, parang takot yung mga characters masaktan. Pag tinatama. Parang ano, sir? Ano, sir? Parang slow pacing. Parang slow pacing. Tapos ang ginagawa na lang taktika, ginugulo lang nila yung camera, inuuga. Bo. Para magmukhang ma-action. Pero ang totoo nun, alam mo yon, tinitigiran, alam mo yung isa yung sa mga batiko sa Taken, yung pelikulang Taken. Yung ang ganda nung Taken, sa totoo lang. Kaya lang, ang batikos doon, dinadaan lang, hindi daw masyado nakakabilid. Camera tricks. Camera tricks. Ginugulo yung ano, ginugulo yung camera para mas magmukhang astig na... Mas mukhang ano, action. Saka sir, diba? Nasa angle din. Diba? Ang galing nga nila doon eh. Nakikita nila yun eh. So yun yun, isa sa ano siya, dapat mag-improve yun. Kasi kamukha niya, Voltes 5. Inaasahan ko, lalo na eksena ni Steve, ma-action yun eh. Yung eksena nung lima, magagawa kaya nila yun? Kagaya nun, ninja si ano, di ba? Ano? 18, parang something level si ano eh. Si ano, si Jay, ano, si sino nga ba yan? Yung babae, si... Sino nga ba yung babae sa Voltes 5? Yung bida, si yung anak ni General Robinson. Kalimutan ko na pangalan. So yung bidang yon eh ninja yun eh. Ninja training yun. So paano natin siya mapapanood sa Voltes 5 Legacy? Kaya-kaya na lang gawin. Kaya-kayang gawin yun. Yung ganon. Kasi syempre, di ba parang hindi naman natin dapat copyin yung lahat na makikita natin sa cartoon. Tama naman yun, gaya ng sinabi mo, Joshua. Kaya lang, syempre, kagaya nun, kailangan ma-establish yun. Na may kakayaan talaga siyang ganun. Kaya ba ipakita yung ganun mismo? Diba? Kasi baka ang corny na naman ng fight scenes na ipapakita. Ano naman, teka, sir? Teka. Magbasa muna tayo naman. Baka magtampo to eh. Oh, comments. Sabi ni Gabriel Chan. Pa-shout out, Lods. Oy, shout out kay Gabriel Chan. Pasensya na kayo, di ko kagad nabasa. Sabi ni Christian Domingo, sir, pa-shout out po, love you. I love you too, Christian. Ito ba, hilig to sa history, no? Si John Patrick Alibusan, yung taga-abot ng kape sa Kapiang Sanerio. Yan. Hi, sir. Hi, John Patrick Alibusan. Shout out tayo. Okay. Si Romeo Gallego na naman, same as you, Sir Rod. Madali mong mabasa yung story na ipinalalabas nila lalo sa teleserye. Character pa lang, kita mo kung ano ang kalalabasan ng story. Hindi kasi malimit tayo. Pag nanonood ka lagi, makikita mo parang yung the same, parang yung nagiging flow. Diba? Wala namang masama doon kasi kung sa commercial value niya, pinanonood siya. Kaya lang, siguro ko ako ang tatanungin, siguro unti-untiin natin din turuan yung audience. Kung yung kumbaga, hahaluan natin ng paunti-unti ng traditional. Parang nagpapainom ka ng ano, ng nagpapakain ka ng gulay sa bata. 'Di ba? Bata ayaw ng gulay usually. Gusto niya parang isisiksik mo sa ano. Oo. Ilolokohin mo yung palasa ng bata, ihahalo mo doon sa favorite food nila yung dahon ng gulay, di ba? Unti-unti, kapag matuturoan mo siya eh. Kasi kung ituturo mo sa isa, saksak mo, it's a very different thing. Hindi talaga ma-appreciate ng ano, Filipino audience eh. Yun yun eh. Yun lang, yun yung sinasabi ko. Kasi syempre, may expectation tayo sa Voltes 5. Yung action, kasi ito ah, sorry, pero nakokornihan kasi ako. Hindi lang naman sa 7, pati sa Channel 2, ano, Joshua. Siguro, kahit nga yung probinsyano eh. Medyo okay-okay ang kanilang fight scene sa probinsyano. Okay-okay. Oh, okay naman. Okay naman, sir. Okay naman siya. Okay-okay siya. Medyo malapit sa, ano, sa mas ma-action na siya. Ang ayoko kasi yung parang basa mo na, tapos parang mga takot masuntok, takot makalusan. Ano mo? Kasi ganito yan, baka naman sabihin kasi nung manonood dito ng taga Channel 7, binabatikos nyo, hindi nyo nga alam, nadidisgrasya na yung mga yun. Totoo naman yun. Totoo yun, nadidisgrasya sila. Kaya lang, ang sinasabi ko, ano ba yung nag-a-appear sa television?
Ano yung nakikita mo sa television? Hindi yung actual na nararanasan mo na physical. Kasi sa physical, delikado talaga ginagawa ninyo. Pero sa television, impressive pa siya sa television. Kasi halata ninyo, halatang halata kasi pag dinadaya nyo lang yung show eh. Halimbawa, espadahan. Diba? Alam ko may angulo yun, may tamang angulo yan para hindi kayo magkatamaan eh. Okay lang yon, talaga safety yung pag-uusapan. Pero naman, pagtataga naman kayo, tumaga kayo ng totoo. Di ba napansin mo, Joshua, minsan tumataga. Sabi ko, bakit ganun sila tumaga? Yung parang hindi, disipado. Parang ano, choreograph lang. Yun yung reason kung bakit ang mga Amerikano, ang Hong Kong martial arts movies, believable. Kasi choreograph silang lahat, pero pag tumataga sila, kasi realistic. Mapapakita mo yung realistic. Parang hindi sila natatakot mamatay, masugatan. Realistic, talagang taga, tigpas talaga kung tigpas. Winawasiwas talaga yung ano, yung weapon. Di ba? Tapos ang Pilipinas din naman, pag ang Pilipino, ito practice to nung araw eh, nakikita ko to sa mga American movies eh, yung pagka nagbabarilan. Hanggang ngayon nakikita ko po sa Pilipinas, pa nakikipagbarilan, mga nakatayo. Diba? Meron ba nakikipagbarilan nakatayo, tapos naka-expose na expose ka? Standalone. Diba? Noong araw, yung ginagawa yun, ang gandang tingnan eh. Kasi duel, mala-duel, sir. Mala-duel. Okay, yung parang style nung araw, yung nakahilera talaga yung mga naglalaban. Yung maginoo pa yung labanan ng putukan nun. Eh, syempre, kumakalpot ang bala nun eh. Diba? Eh, yun yung panahon ng flintlock, pero ngayon, hindi na makatotohanan yun eh. Nakakakita tayo ng ano, ng sa mga palabas sa Amerika, hindi na ganun ang ginagawa nila eh. Pagka may shootout, hindi na, nagtatago sila eh. Eh, bakit ngayon yung mga... Parang ano talaga. At saka sa kalaman na makita, pagka bida, hindi tinatamaan. Diba? Sa Marvel, okay lang yun, hindi tinatamaan siguro. Eh, tinatamaan nga rin sila eh. Di ba parang tigilan natin yung practice na gano'n? Sana mawala yung gano'n na pumot bida ka, hindi ka natatamaan. Kasi... Eh, parang sa, immortal na. O, immortal hindi eh. Hindi mamatay. Iiwasan ng bala eh. Di ba nakakainis? Parang ano, ang ginagawa mo, ang bobo na nanonood. Eh, hindi naman lahat na nanonood, bata eh. No-offer ninyo sa lahat ng ages eh. Di ba? Kasi kung gagawin mo siyang pambata, di ba lagi yung pambata lang yan. Eh kaya kagaya niya no, yung Voltes 5 bang yan eh pambata lang ba talaga yan? 'Di ba? Ano ba ano ang maging rated niyan? Anong maging rate niyan? PG ba yan? General patronage. Pag ginawa mo general patronage yan, maraming mawawala na ano diyan na ikagaganda ng ano ng show. Kasi pag tiningnan mo yung ano, pag tiningnan mo yung original eh, hindi naman siya ano PG siya eh. Para nga PG-13 eh. PG-13 naman po mostly, yes, sir. No, PG-13. Tapos ipapalabas yata yung Voltes 5 nila sa prime time. Ayun, daming gising na bata nun. So anyway, ano na tayo? Panghuli na tayo na ano na usapan. Ikaw, ano yung panghuli mong ano? Papaalam na tayo kasi napapansin ko lilima na naman nanonood sa atin. Ano na tayo? Isang or sa 32 minuto na tayo. Okay. So, panghuling pananalita na Joshua sa ano sa para sa ating programa. Okay, out ko na to. Ayan. Ayun, sir, parang ano. Parang ano for me, sir, yung sa mga bashers, dapat sir, i-ano muna nila, i-magdig muna sila na magdig ng info bago sila magbash. Although iba naman talaga is ginagawa na lang katatawanan yung mga pangbabash. Pero sir, syempre parang sa nag-create ng remake or yung kung ano man yung kung sino man yung production behind that is parang syempre medyo ano yun eh rude kasi sir parang binibigay nila yung passion nila and then yung kagustuhan nilang may angat yung estado ng paggawa ng production dito sa atin so kailangan sir parang medyo balansehin din yung mga sasabihin. Parang tama nga, hindi pa nga nakikita eh. Parang husgado na agad. Parang inusgahan na. Although ako sir, may mga personal judgments din naman ako sir. Pero for me, hintayin ko muna na ilabas
Tapos saka ako maglalabas ng thoughts ko. Kasi sir, nangyayari din kasi, for example, ngayon, sir, naalala ko, sir, naglabas kasi ng Marvel yung ng bagong series nila, which is yung WandaVision. Yung first three episodes nila is hindi tinanggap ng market tsaka avid fans kasi daw, ang corny. Pero for me kasi, sir, parang nawawalan na kasi ng critical thinking ng tao when it comes sa panonood. Kaya yun, para kaya nasasabi nila yung mga ganong bagay. Yun, siguro. Yun lang yung masasabi ko. Tsaka, malay nyo, sir, maging successor ng GMA yung gagawin nila. So, good luck din talaga sa kanila. Oo, good luck sa GMA 7 kasi ano talaga yun eh. Ang mahirap pati kasi dyan, Joshua, sila yung ang GMA 7 ng gumawa o gumagawa ng first live action series na nakabase sa original na Voltes 5. Hindi siya kagaya ng Superman, di ba? Oo talaga, sir. Pero mo yung Superman, ang dami ng live action series. Kaya parang... Ang ambitious talaga nun, sir, yung gusto nilang marate. Pag ikaw yung kauna-unahan, syempre, may mga magagawa ka na hindi pasok sa panlasa ng ng tao. Hindi kagaya nung, halimbawa, pangatlo ka nang gumawa niya, nakita mo na yung mali ng mga nauna eh. Diba? Hindi mo na uulitin. Yun yung rason kung bakit napapaganda nila kagaya yung Superman, napaganda nila na napaganda yung Batman. Diba? Kasi nakita na lang may mga nauna ng edition eh. Kayo, ito yung kauna-unahan na na live action series. Ito yung first edition. Kaya talagang asahan na natin na meron diyang hindi matatanggap ng mga tao. Kasi normal lang yun. Kaya lang sana yun nga, pagka ang Channel 7, pagka okay naman yung sinasabing opinion ng mga tao, matanggap nila, baguhin nila yung kung pwedeng baguhin, i-adjust, no? Para din kasi naman sa kapakanan nyo. Pero sabi mo nga doon sa yung off the record na usapan natin, no? Yung parang ang hirap naman yung laging bumabase ka sa sinasabi ng public opinion, ng public. Diba? Oh, mahirap naman talaga. Ano yung binanggit mo kanina? Parang yung nawawala? Ano yung binanggit mo? Parang may nawawalan ka na ng creativity ba yon? Parang ganon? Opo, parang ano talaga, sir? Parang yung, kasi sir, kailangan, kasi sir, di ba, parang nakapag-build na talaga ng sentimental value yung original source. Eh. So for me talaga, sir, kung gagawa ka ng remake, kunin mo lang yung mga importante tapos gawin mo, dalhin mo sila sa isang bagong situation, ganun, or medyo baguhin natin yung pacing, sabi nga ng isang comment, or parang bagong take, kaso magbibigay ng nostalgia sa mga tao. Parang nandun pa rin talaga yung hype nung dati. Para sabi, ay, itong sina to, lumabas na to dun sa Ganun kasi, parang mas magkiklik yon pag no situation, pero magbibigay ng nostalgia sa mga tao. Ayun lang. Sige. Ayan, maraming salamat sa ating guest na si Joshua. Joshua Durant. Teka lang, nag-message ka sila. Okay, sige. Ito naman yung aking text. So, sige, dyan ka na muna. Out ka na muna sa ating screen. Sige. Diyan ka lang, huwag ka kaalis. Pag-uusapan pa tayo. Okay. Maraming salamat at ang ating episode ay very successful. Kanina ay naabot yata natin ang pinakamarami, 16 na nakababad. Ngayon ay naging 7 ulit. Kanina 5 na lang yan. Okay. Alis mo na. Ano muna tayo? Ako na lang muna sa screen. Pero huwag ka kaalis ha. Diyan ka lang. Okay. Sige. Teka, try natin i-play ulit yung kay Sir Eric De Leon. Ayan, para makita natin 'yon. Kasi sayang. Sayang kasi nag-request pa man din ako sa kanya, no? Try natin i-play yung panghuli na na music ni Sir Eric De Leon. Thank you.
Okay, nagtataka ako ba't ayaw niya talaga mag-play. Pasensya na talaga, Sir Eric De Leon. Okay, patutugtog ko na lang to sa iba kong episode. Okay, pasensya na po kayo. Ayaw talaga, naglalag po kanina pa eh. Ayaw talaga eh. Hindi ko alam ko ba't nagkakaganon. Siguro, alam ko na. Alam ko na kung paano ko siya i-share. I-share ko talaga. I-share ko na lang dito sa ating ano. Eto, may isa pang paraan, yung traditional way. Sige. Teka lang ha. I-play natin. Teka lang ha. Hanapin ko lang mga kamematics ha. Para ma-share natin. Kasi kakaya naman kay Sir Eric. Share ko lang. Okay. Try natin i-play. Nasa na yun ito. Okay, i-play natin. Share ko lang ha. Kasi kakaya talaga sa kanya. Request pa ako pa man. Okay, pinapilay ko na po siya. Teka lang ha. Okay. Ito na. Balik tayo doon sa ating ano. Nag-uusapan. Okay, nasa na ba yun? Ayun. Ito. Ayan. I-share ko dito sa screen para makita ko ninyo. Sayang kasi talaga eh. Okay. Ayan. Share audio. Ayan na natin. Share natin. Ayun. Ito na. Para ito po si Sir Eric De Leon, ang aking pong bagong Facebook friend na nag-request po talaga ako kung pwede ko gamitin yung kanyang music. Ito po yung kanyang music. I-play ko na po. Ayan. Maraming salamat kay Sir Eric De Leon. Ayan. Finally, naipalabas ko rin yung kanyang music. Ayan. Kasi nakakahiya po talaga. Kasi nakiusap lang po tayo na maipalabas yung kanyang cover ng kantang In the Search of My Father ng Voltes 5. Okay. Maraming salamat po sa panonood sa ating show for tonight. Ayan. Tatatlo na lang yung nanonood ngayon. Salamat po sa lahat kasi alam ko pagod na rin siguro kayong makinig kaya kayo nagpumalis na kasi kanina ang ganda talaga ng talakayan natin, hindi naman ninyo kami iniwanan at yung iba ay natutulog na siguro kaya wala na po masyadong nanonood kundi aapat na lang. Maraming salamat po, salamat naman po ako dyan. Okay, ito po yung aking panguling pananalita. Totoo po yung sinasabi ni Joshua na Duran na isang malaking project to, isang risky project. At sana para naman tayo na mga fans ng Voltes 5, no? Na humihiling na sana ay maging successful itong Voltes 5 Legacy na remake ng ano ng GMA7 ng ating beloved na Voltes 5. Ayan. So sana po maging successful po ito at magkaroon po ng mga episodes, yung mga episodes nito, bawat episodes na ating aabangan ay napakaganda po. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Hindi po kami iniwanan hanggang sa huli. Salamat na maraming salamat po sa mga nagkomento, no? Sa mga nagbigay ng kanilang suggestion, ng kanilang mga opinion, no? Na hanggang ngayon ay nandito pa rin, may nanonood pa rin tatlo, na hindi umaalis. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Ito pong special edition ng Kuya Rod Mema Talks. Hanggang sa muli po, kung tayo po ay bibigyan ulit ng Panginoong Diyos ng bagong buhay, ng bagong sigla, ay tayo po ay makikita-kita sa susunod na ating episode ay yan. So, ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Rod Miranda. Nagpapaalam po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, napakikita dito po sa ating programa na Kuya Rod Mema Talks. Maraming salamat po. Paalam po.